So, ganito lang po siya. Punta tayo sa Streamyard, sa ating browser pala. Oh, dito ako sa Opera. Magbubukas ng Streamyard. Type lang natin, streamyard.com. Enter. At dito, pindutin natin itong create broadcast. Kung nakalagin na kayo sa inyong Facebook or YouTube, lalabas na yan dito yung YouTube channel nyo. Yung sa akin, na dalawang channel ko eh, kaya andito na yung aking isang channel, ang dalawang channel na kalagin na. So, pipiliin ko na lang dyan kung saan ako mag-ano, at titingnan nyo dyan kung saan yung channel nyo. Usually, lalabas na yan dito. So, ito, kiklik ko na lang yung aking channel. So, next version at check. So, ayan. Paglalagay na tayo ng title ng ating live stream. Lalagay ko lang dito, try, kasi hindi naman ako magla-live. Try lang. Ayan, yun yung ating title. Tapos, lagyan na rin yung description nyo, pero pwede na rin huwag na. Tapos, dito sa baba, makikita na dito, meron ditong public, unlisted, or private. Ang gagawin ko, dahil hindi naman talaga ako magla-live, ipa-private ko lang. Private ko na lang muna, kasi hindi naman talaga ako mag-live stream. I'll use this as a demonstration lang. So, ngayon, halimbawa, hindi kayo agad mag-live, i-schedule nyo siya. Halimbawa, bukas pa yung mag-live nyo, pero schedule nyo na ngayong araw. So, click nyo itong my schedule dito. Pero kung hindi naman, create broadcast na kayo agad. Ako, i-create broadcast ko na. Ayan. So, lalabas yung ganito. Allow mic and camera. So, allow lang natin. Dito sa ibabaw, ayan, no? Allow. Ayan, allow lang natin. Click natin yung allow. Hintay tayo ng konti. Tapos, andyan na nga siya, guys. Ayan, andyan na yung ating video at maglalagay tayo ng display name dito. Lalagay ko channel name ko, Sonex. Ngayon, may gagawin pa tayo dito. Pipindutin natin yung mic, cam, and mic. Ito may setting sign. Halimbawa, ako guys, meron akong green screen na background dito sa aking likod. Ayan, makikita nyo, green yan. So, pwede tayo mag-green screen. Palitan natin yung ating background. Any picture na gusto natin. So, palitan lang natin yung, pindutin natin itong green screen. Ayan, tapos, eto, meron kang makikita ditong virtual background. Subukan muna natin yung built-in na background ng green screen. Itong magandang interior design ng bahay. Ayan, so, hindi po ako nakikita. So, ang gawin lang natin, pag hindi kayo nakikita dyan, guys, ano yung fader dito? Slide. Ayan, oh. Slide nyo lang siya. Para makita kayo, i-adjust nyo mabuti hanggang mawala yung mga, ano. Ayan, oh, parang naglalamok-lamok. I-adjust nyo dito yung fader. Oh, ayan. Ganyan. So, ayan, ang pinakamalinaw. Pero pwede rin i-customize natin yan. Kung meron kayong picture dyan sa computer nyo maganda, yung sarili ng picture na gusto nyo, pwede rin palitan yung background. Dalawa itong background ng ano eh, StreamYard. Meron ditong bricks ito. Ayan, o, di ba? Bricks yung nasa aking likod. Ayan. So, pwede rin i-customize natin. Ito, click tayo ng plus. Ako, meron akong picture na nakuha na maganda. Ito, dito sa aking computer. Ayan. Ito, yung picture ko. Ayan. Open lang natin. So, ito siya. Ganito lang siya. So, click natin save background. So, ayan, yung aking background, guys. So, ang ganda na sa aking likod. Kuha ko yan na ano, sariling picture ko yan. So, ganyan lang po guys, pag gusto nyo palitan yung ano, background, i-click nyo lang itong plus sign dito sa gilid. So, ganun po siya. Ang importante dito guys, yung lightings nyo nasa harap nyo. Ako meron akong ilaw dito sa aking harap, kaya malinaw siya. Ayan, example ko sa inyo pag patayin ko yung ilaw. Ayan, hindi maganda yung ano, may naglalamok-lamok dyan. Kailangan talaga may ilaw. Ganyan, o, di ba, para malinaw. So, ganun po siya. So, labas na tayo. Click natin itong X. Ready na yung ating background. Tapos, click natin ito dito na ito sa baba. Enter Broadcast Studio. Ayan. Enter. So, makikita niyo dito sa right hand side, andun yung ating picture, ating video. So, tapatan natin ang cursor ng ating mouse dyan. Meron tayong makikita na buka pop-up. Add to screen. Kasi blanco pa yung ating screen dito, di ba? Ayan. Add to screen. Ayun, andun na tayo sa screen. So, kung gusto natin ibaba, click tayo dito ulit sa ating left hand side, meron dyan remove. Boom, ayan, babalik siya doon. So, pa. So,
Got it. Yan, di ba? Ngayon naman, kung gusto natin i-off yung ating camera, dito na sa baba guys, oh. Ayan, merong stop camera dito na nakalagay. Pag i-click natin yan, merong picture dyan, pero hindi yan sa akin, kay Hindu English yan, sa aking misis. Ayan, pero pwede natin yung palitan guys. Merong tatlong dot dito sa ating picture sa baba. Click nyo yan, at edit audio avatar. Click nyo lang yan. Tapos, kung meron kayong picture na andun sa inyong computer, lalabas yan dito. Sa akin, ito yung picture ko. Kaya click ko lang ito. Tapos, done. Ayun, andun na siya. Lalabas lang yan kung i-off nyo yung camera. So, i-on natin ulit ating camera. Boom, ayan tayo. Tapos, pag i-off natin ang camera, lalabas yung audio avatar. Ngayon, kung gusto nyo na hindi kayo maririnig habang kayo nagsasalita sa inyong live stream, ay i-mute nyo lang po ito. Ito, may mic dito sign sa my left hand side sa baba. Ayan, mute nyo lang. So, hindi na kayo maririnig. Ngayon, pag halimbawa yung di ba, kadalasan ngayon nagro-roleta sa kanilang mga live stream, ganito lang po yan guys. Open tayo ng another tab sa may pinakataas. Tapos type natin Wheel of Names. Wheel of Names. Tapos ito na siya, yung pinakataas, click natin. Oh, so ayan siya, Wheel of Names. So meron na yung sample ng mga pangalan dyan dito sa right hand side. Ang gawin nyo lang, i-delete nyo lang yan. Ang pag-delete nyan ay i-diin nyo lang yung inyong mouse dyan. Tapos i-highlight nyo. Tapos, right-click nyo ang inyong mouse. Tapos may makikita kayo dyan, delete. Di ba? Delete. Ngayon, nawala na yung mga names dito. So, ang gawin nyo lang, halimbawa, balik tayo dun sa StreamYard. Halimbawa, dito ilalabas yung mga live comment nyo eh. Yung mga viewers nyo. Lalabas yun dito, yung live comment nila. Halimbawa, may nag-comment na dyan. Halimbawa, ito yung comment na. Ang gawin nyo lang, i-highlight nyo, click nyo yung mouse, tapos i-slide nyo. Halimbawa lang ito, sample lang. Ito yung name niya. So, pag na-highlight na siya, meron din lalabas na copy. Pero kung hindi lalabas ang copy, i-right click nyo yung mouse. May lalabas dyan ulit na copy ito. Ito siya. So, i-copy nyo lang siya. So, punta kayo dun sa Wheel of Names. Yan. At i-paste nyo dyan. So, andyan na siya, di ba? Or pwede rin na i-type nyo na lang. Ayan. Type ko ang pangalan ko. Ayan. O, di ba? So, ando na siya sa screen, guys. So, ganun lang. So, i-copy-paste nyo na ng ganyan. Ngayon, lalagay tayo ng banner. Yung banner, yung gumagalaw dito sa baba. Click natin dito sa right-hand side. Banner. Click nyo yan. Tapos, create banner. Sulat nyo lang, halimbawa, welcome to my live stream. Ayan. So, and then, click natin itong scroll across bottom sticker. Ayan. Huwag nyo kalimutan na i-click yan kasi pag hindi nyo i-click yan, hindi rin yan gagalaw doon. Hindi siya mag-slide. So, add banner. Click natin itong add banner. Ngayon, andito na siya sa taas. Ayan na, di ba? Welcome to my live stream. Actually, nakagawa na ako dito sa taas. Yan, welcome to my live stream. Ang gagawin natin dyan, para mailagay siya dun sa screen, click natin itong show. Yan, show. So, kita nyo, andun na siya sa screen. Diba? So, siguro nagtataka kayo kung bakit red ito. Pwede po makustomize yan. Click natin itong brand. Ito, sa nasa gilid. Click natin yan, brand. Tapos dito sa ibabaw, makikita ka dito, di ba? Itong box, red yan. Pwede yung palitan. Dito sa baba, pili ka lang dito. Itapat mo yung mouse mo, tapos click-click mo. O yan, makikita nyo. Di ba, nag-change yung color. So, pili lang kayo dyan kung saan ang gusto niyong kulay. So, ganun lang po siya mag-change ng kulay dito sa inyong mga names dito. Meron pala tayong idadagdag. Halimbawa, kung gusto mong tanggalin yan, yung slide na ito, itapat mo lang yung mouse dyan sa yung sinulat na welcome to my live stream. Tapos may kikita ka dyan, hide. So, ganun din. Pag may nag-comment dyan sa inyong live comment, tapos gusto mong ilagay doon sa screen, itapat nyo lang doon din sa may nag-comment, tapos show. So, ganun din. Parehas din. Lalabas din yung pangalan nila doon sa screen. So, ayan na po. So, ngayon, paghanda na tayo, go live lang. Ito,
ito dito sa right hand side sa may taas. Yan, ha? Kita nyo yan. Go live. So, go live na tayo. Mag-click ulit go live. So, andyan. Galima, may yung sabi nila magbaba ng hagdan. May gustong umakyat. Ganito lang po. Invite. Meron dito, oh, dito sa may gitna, sa baba. Yan po yung hagdan. So, invite. Pag-click nyo yan, lalabas itong copy to clipboard. I-click nyo yan. Na-copy na yan. So, ngayon, i-paste natin yan doon sa ating YouTube. Saan ba natin makikita ang ating YouTube? Kailangan natin mag-open ng isang tab sa ating YouTube. Dito. Pero pwede rin dito na tayo dumaan mismo. Ayan, meron dito sa my right-hand side, sa taas. Click natin yan. Yan yung ating YouTube. Tapos may lalabas dyan, view on YouTube. And then, continue to YouTube. Ayan, dito sa akin, hindi ito lalabas kasi na-private ko siya. So, ang gawin natin ngayon, para ma-sample ko talaga sa inyo. Punta tayo sa isang nagla-live na YouTube. Halimbawa, ito na yung live stream ko, pero hindi ko ito live, ha. Na-open na natin. So, ganyan lang guys, i-paste lang natin, right-click, tapos i-paste yung doon sa ating comment section. Ayan, pindutin nyo yan dyan sa comment section. Tapos right-click nyo, tapos may lalabas na paste dyan. So, i-paste nyo na yung link. Oh, andyan na yung link, di ba? Ayan. So, click nyo lang enter, pero hindi ko yung enter kasi hindi naman sa akin ang ano na yan, live stream. Sample ko lang po yan. So, click nyo lang enter, tapos makikita na yun ng mga ano dito sa comment section. Tapos, kung i-click yun ng mga gustong umakyat, nakaka-akyat na sila. Ngayon, balik tayo dun sa ating Streamyard. Click natin yung Streamyard, ha? Ito, Streamyard. So, ganun lang po ang pagbaba ng hagdan ng Streamyard para may makakyat. So, ganun. Click nyo lang ito. Invite. Copy to click clipboard. Yan. Nakopy na siya. Isang click lang. Tapos, i-paste doon sa comment section ng ating live. So, ngayon, balik tayo doon sa Wheel of Names. Ito, di ba? Paano ba yan ilalagay doon sa ating Streamyard? So, ganito lang po siya. Merong share screen dito sa baba. Yan. Ito, ha? Share screen. So, ayan. Pag-click nyo ng share screen, lalabas itong ganito. Ang gawin nyo, dito sa may, tatlo yan eh, dito, your entire, share your entire screen, application window, or tab. Ang nakalagay dito sa akin, Opera kasi, Opera tab kasi, Opera yung browser na ginamit ko. Ito lang, pindutin nyo yung tab. Chrome, kung nasa Google Chrome, Chrome tab ang lalabas dyan. Click nyo yung tab, tapos dito, lalabas ang Wheel of Names. So, i-click nyo lang yan. Tapos, itong share audio, click nyo rin, check nyo rin yan. Tapos, click nyo itong share screen. So, ayan. Lalabas na yun doon yung share screen. Balik tayo dito sa ating Streamyard, sa may taas. Yan. So, andyan na yun siya ngayon sa ating screen, di ba? O, nakikita nyo na. Ay, nawala yung ating banner. Ito yun. Ito yung ating welcome to my live stream. Ayan. So, ganyan lang siya. At kung gusto nyong ibaba yung inyong tawag dito, itong Wheel of Names, ganun lang din. Click nyo ito dito sa baba, tapos remove screen. Or add to screen. At pwede nyo yung palit-palitan yung orientation ng inyong display dyan sa inyong StreamYard. Click nyo lang itong mga box dito sa baba. Ayan. Solo. Ayan. Experimentuhan nyo lang. Ayan, no? Di ba? Nag-iiba-iba yung ano, display niya. At pwede rin kayo magdagdag pa actually ng banner dito. Ako may nagawa na ako mga banner dito. Sample. Gusto niyo pang magdagdag dyan. Halimbawa, shout out. Sample lang yan, ha. Tapos, click nyo. Kung hindi nyo gustong ano, yung mag-slide, yung ano lang siya, pwede rin. Naka-steady lang siya. Hindi nyo i-click yung ano, yung scroll. Add banner lang. Tapos, i-click nyo show. Ayan, di ba? Shout out, ando na. So, nadagdagan na ngayon yung ating ano dyan sa taas banner.
So, kung gusto niyong tanggalin yan, shoutout na yan dyan, hide lang din. Hide. Yun, wala na siya. So, kahit ilang banner, pwede niyo kayong gumawa. Lipat-lipat niyo lang. So, ganun lang po. Ganun lang po kadaling gumawa ng ating sa Streamyard. So, ngayon, kung tapos na yung ating live stream, dito lang, pindutin lang natin dito sa right-hand side sa taas. And broadcast. Ayan. And broadcast. So, may lalabas ulit na yan. Broadcast. And broadcast. Click nyo lang yan. At ayun, tapos na po ang ating live stream. So, ganun lang po gumawa ng pagla-live sa StreamYard. Ayan, hanggang doon na lang po. At kung bago ka pa lang sa aking channel, I don't forget to subscribe. And hit the bell notification para updated ka sa ating mga bagong uploads. Thank you so much for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. See you in the next one. Bye-bye.